Calling all students. The class is now on air. Youth Power Radio. Youth Power Radio. Are you a mass communication, broadcasting, or journalism student? O mahilig ka bang makipagbalitaktakan o balitaan? Here's your chance to be the next radio personality. Don't just listen. Join Youth Power Radio. Let your school be a part of our show. Represent your college. Be a campus reporter, a radio drama artist, or a broadcaster. Youth Power Radio. Youth Power Radio. This is your show. Dito yan sa DZME 1530, ang Radyo Uno. Tuwing Sabado, alas 10:30 ng umaga. Youth Power Radio. Youth Power Radio. This is your show. Powered by Voice of the Youth Network and Creative Voices Production. You're listening to Youth Power Radio on DZME 1530 kHz, powered by Voice of the Youth Network. Good morning! Good morning, good morning, good morning! Oras po natin sa buong Pilipinas, 36 na minuto makalipas ang alas 10 ng umaga. Ang hirap talaga magbasa ng oras pag Tagalog. Kaya ko to, masasanay din ako. Ayan, so syempre Sabado na naman ang umaga. Maingay na naman ang Sabado nyo kung kayo ay nakikinig sa Radyo Uno 1530. Dahil nandito na ang nag-iisang lakas ng kabataan. Ito ang Youth Power Radio! Ako po ang nag-iisang ate ng Voice of the Youth Network at syempre ate na rin ng lahat ng kabataan. Ako po si Ate Ada at kasama ko, ito na-miss ko to last week. Pakilala ka dali. Welcome hello, back. Hello mga kabataan. Ba't ganun? Ba't naging bedroom voice ka? Yeah, hindi. Ano magandang meron? Araw mga kabataan, mga katinig mula dito sa Youth Power Radio. Medyo paus ako ngayon eh. Napansin ko nga, ba't ganun? Kasi dalawang araw walang pasok, di ba? So, humapit ako ng lecture. Ayun lang. Dito papasok yung pinag-uusapan natin, di ba? How to take care of your voice. Yes, mamaya pag-uusapan natin yan. Yeah. Anyway, welcome back DJ RS. Thank you very much Ada and mga kabataang Pinoy. Magandang araw sa inyong lahat. Yes. At kamusta kaya ang Pasko nila ngayon? Malapit 12 na. 12 days na lang. Nag-compute pa ako. Sinulat-sulat ko pa sa table. 25 minus 13. Ayan. 12 wow. Days na lang Pasko na. 12 days. At? Less than 2 weeks. 13 days na lang. Birthday mo na. Kailangan talaga nating isingit. Kailangan lagi. Yes. Kasi pinost ko na kagabi yung aking 28 gifts I want for my 28th birthday. Wow, taray may ganun. So every year na dadagdagan yan. Siguro pagdating ng 30, titigilan ko na. Nakakaloka. At syempre, maya-maya yung konti, makakasama rin natin si DJ Andrew na nakasakay sa taxi ngayon. Pabati daw si Mr. Luhan Gil Taxi Vasquez. Ano to? Ayusin mo pa, Andrew. Oh, pakibilisan po, wala na pong preno. Charot, joke lang. Siyempre, batiin ko na rin yung taxi driver na sakay ko kanina, si Kuya Christopher Mariano ng Joaninian Taxi. Babatiin ko na rin yung driver ko kanina. Hindi, joke lang. This is Sir Choi. Sumabay kasi ako sa kanya. Wow, social naman ang driver mo. Social, diba? Ayan, syempre, binabati natin ang poging-pogi at love na love nating voice master of the Philippines, si Pocholo de Leon Gonzalez. Hi, Sir Choi. Kung nagmamaneho ka pa, ingat-ingat. Kasama niya ang kanyang cute na cute at poging-poging anak na si Patrick Gabriel Gonzalez at si Manang Celia. Ingat po sa biyahe. Ingat po. See you later. Ayan, may pupuntahan tayo. Basta may field trip tayo mamaya. Sige, tina natin. Ano ba yan mamaya? At syempre, binabati natin ang lahat ng mga kasamahan natin sa Voice of the Youth Network sa lahat ng chapters. Wala si Josh eh, pero hihingi ko sa kanya yung lista. Nandito ka ba nung or nakikinig ka ba binati niya yung chapters mula Luzon hanggang Mindanao? Sabi ko nga sa kanya, pwede na siyang kumandidato. Oo nga pala. Diba? Sabi ko, binabati. Nanonood ako sa Ustream nun. Ayun, binabati natin lahat ng Voice of the Youth Network members natin mula Luzon, Visayas at Mindanao. Hihingi ako ng listahan kay Josh para mabati na natin. Worldwide din. Siyempre, baka ka Puerto Rico. Diba? Meron tayong Dubai. Si Kuya, ayun. Hello, hello, hello. Ayan. At hello. Syempre, ang mga kasama natin sa Creative Voices Productions. Meron tayong kasama ng mga galing sa VoiceWorks Batch 30. Nakaka-graduate lang. Wow, congratulations. Maya-maya kakausapin natin sila.
And speaking of voice works, ang susunod po na batch ng voice works ay mangyayari sa January 3. Ayan, ang bilis sa panahon. Bilis? No, batch 31 na kaya. Wow, nung natatandaan ko, nag-umpisa yung voice works na yan years ago. College pa ako yata. Nag-voice works ka ba? Hindi ako nag-voice works. Sabi ni Kuya Choy, sama ka na lang sa akin. Diba? Sa Boti. Tama naman. And ganun din naman halos ang aking ano. Yun, at medyo nasa ano pa ako dahil more than the voice works and meron pa akong advocacy na kasama rin. Tama naman, di ba? Yan diba? Talaga yung ano eh, pag, anong tawag dito, yan yung benefit ng pagiging part ng Voice of the Youth. Yes. Pero na ako personal na pabate, syempre binabati ko ang aking pamilya na nakikinig ngayon. Nanay at tatay ko, si Lope at Imelda Quaresma, ang kapatid ko na si Nino. Belated happy birthday, I love you. Ang ate ko na si Abigail Flores at ang cute na cute niyang baby na si Baby Inigo. Ayan. Hello po mga kapamilya ni Ada. Yes, hello po. Ayopos, ganyan. Ayan. Batiin ko na rin yung aking family at aking mga estudyante sa Cavite State University main campus, journalism students and De La Salle University DASMA students, especially mga senior multimedia students yan. Hello everyone! Ang dami. Minsan naman dumalaw sila dito. Mag-field trip kayo. Actually, mamaya magtatanong ako. Ayan, oh, mag-field trip kayo. Papunta dito. Malayo-layo ang Cavite pero worth it naman, di ba? Worth it. Oh, traffic na 3 hours. Walang-wala. Panayan lang yan. Maliit na bagay. Maliit. Pero, uy, aminin mo ha, ang traffic na, hindi ko alam kung ano ba to, dala lang ba to ng Pasko? Mm. Pero alam mo yung dati ha, ito, kasi nagtatrabaho ako sa The Fort. Mm-hmm. So, galing ako Las Piñas, di ba? So, from Las Piñas to The Fort, ang usual travel time ko ay isa't kalahating oras. Ngayon? Kasama na doon yung paglalakad, yung pagpila sa bus, yung paghihintay, yung mga yung konting tigil-tigil ng bus. Kahapon. Anong nangyari ka? Dalawat kalahating oras ang biyahe ko. Sabi ko, anong meron? Dahil Pasko, hindi ko alam kung... Wala yan. Laka sa lolo ko. Ako 6 hours dati, di ba? From Cavite to Manila. Almost 6 hours. The usual is between 2.5 to 3 hours. So noong time na yun, hindi pa Christmas, hindi pa kasagsagan ng Pasko. Hindi pa, nung hindi ako nakarating. So ibig sabihin, hindi dahil sa Pasko ya. Ay nako, anyway. Well, whatever it is, let's just be thankful na nakakarating tayo. Totoo yun. At saka, alam mo ako, natuto na rin akong aliwin yung sarili ko sa traffic. Alam mo yung may dala kang libro, may pagkakaabalahan ka. Ako nagpapasalamat ako sa technology. Totoo yan. Lahat ng news yata nababasa ko na. Salamat sa mobile data. Salamat sa mobile data. Salamat sa unlimited plan. Yes, oo nga. So, salamat sa inyong lahat. Ayan. At syempre, kayo, baka meron kayong gustong i-chika, ipabate, i-request. Gusto nyo ba kami kumanta ni RS? Wala lang, trip-trip lang. Debiro lang. Ikaw na lang muna. Sabahan nyo lang ako kumakanta. Anyway, kung meron po kayong gustong batiin or i-share sa amin, pwede kayo mag-text sa DZME Text Jock 0998-975-1368. At may landline din kami, Ang landline ay 861-6947. At syempre, kung gusto nyo makita ang pagmumukha namin ni RS, at makita nyo ako na hindi pa masyado nagsusuklay. Parang ako din nakalimutan ako magsuklay. Oo, basa pa yung buhok ko ngayon. Ayan, makikita nyo po kami sa live streaming at www.radio1.com.ph. Ayan, 12 days na lang talaga, Pasko. Oo, na. Ma. Nakapamili ka na ba ng mga pangregalo? Actually, ang masaklap dyan, may pambili ba? yun. Sa lahat po na tumanggap na ng Christmas bonus, good job. Buti good pa kayo. Sa lahat po ng sumweldo na good job din. Ayan, oo. Kasi may iba mga kumpanya na hindi nagre-release ng pera ng Monday. Since 15 ay Monday. Tuesday. Hindi naman. Usually, hindi nila in advance. Okay. So, sa akin kasi, di ba, teacher, so medyo na-delay yung load sheet O, yun lo. So medyo na-delay din ng konti yung sweldo. Pero okay lang. Okay lang yan. Ipon naman Ikaw na. Ayan. At syempre po, speaking of social media, mismong Youth Power Radio ay makikita nyo rin po sa social media. I-like nyo po facebook.com/youthpowerradio at sa Twitter, i-follow nyo kami at Youth Power Radio. Ayan, follow na at like na mga katinig. Correct. Uy, eto nga pala, syempre babalikan lang din natin ng bahagya yung nangyaring bagyo. Oo nga, anong nangyari kay Ruby? Kasi diba last week, nung nag-show, binabantayan natin kung kailan ba siya mapapadpad sa Metro Manila, kung nasa na ba siya noong landfall. Mga panahon. Oo. Nung Sabado, actually, nananalanta siya sa may bandang Visayas area. At alam na alam ni Josh ang lahat ng nagaganap. Correct. Ni-report ni Josh lahat mula sa mga affected areas, sa mga storm signals. As reported by our voting members from those areas. Maraming salamat sa lahat ng mga nag-update na nagpo-post pa ng pictures. Actually, sa Facebook, nagre-report sila
sila ng almost real-time basis, real-time. Kasagsagan ng Bagyong Ruby. Alam mo, ako, hindi naman sa dinidiscount mo yung naging epekto niya sa mga ibang probinsya. Pero ako personally, nagpapasalamat ako na hindi natin siya masyado naramdaman sa Metro Manila. Sabi ko nga, no, yung the prayer is really, really powerful. Tama. It really works, di ba? Tama, oo. Storm the heavens with prayers and it will really work. Lalim. Ay, grabe. Saan mo nabasa yan? Sa status ng friend ko. Ayun. magaling yung friend mo. Ayan, di ba? Pero yun nga, kumbaga, syempre, ipag-pray na rin natin yung mga kababayan natin dun sa mga areas na naapektuhan, lalo na sa Visayas, sa Bicol Region, saan pa ba yung mga talagang... Even dito, yung sa medyo coast, sa Batangas, yata tama, meron Batangas, din konti, diba? Sa naramdaman din siya ng bongga, actually. Yes. Na actually, nagpapasalamat ako kasi this time, I don't feel the need para mag-relief operations. You know what? Since Ondoy, yung major typhoons, nag-relief operations ako lagi. Talaga? Like, Ondoy, ano yung sa Mindanao? Pedro ba? Pablo. And then, yung Habaga. Yung mga yan. And then, lahat yan, pati yung sa Yolanda, grabe. Ang dami kong relief operations na ginanap. Yung the first ever relief operations ko for Ondoy, nakapuno ako ng 6x6 military truck na isa, plus dalawang jeep. Wow! And half of the truck ay damit. The rest are mga water, food, chinelas na bago, ganon. And I'm really happy, but sabi ko, ayoko nang ulitin to kasi ayoko nang may mangyari ulit. Oo, kasi diba parang ano na yun eh, kumbaga reactive ano na yun measure na yun eh. Kaya ka nagbabalot ng mga ganun kasi may mga may tao mga na nangailangan, diba? Pero ngayon talaga, I'm happy na hindi ko kailangan gawin yun because what we have is more than enough. Totoo. Right? At syempre, saludo din tayo sa mga kasamahan natin sa PAGASA. Mm-hmm. Kasi diba, talagang yung pagbabantay nila dun sa Typhoon Ruby, siguro, kung aminin na natin na natuto naman na kasi talaga tayo, yes. Diba, sa mga nakaraang bagyo. Which is a good thing. Yes, oo. So talagang yung mga projection nila, accurate. Yung pag-forecast nila, accurate at saka... anong tawag dito? Frequent. Frequent. And diba? At the same time, ang ganda ng dissemination sa public. Totoo. Maayos yung media dissemination nila. And at the same time, even yung pasalamatan din natin yung mga tumulong, yung mga sundalo. Correct. Oo. Yung mga social workers. Yes. And everybody na nasa ground. Mm-hmm. Para sumaklolo, para magbigay ng tulong. Yung mga naka-standby talaga. Totoo yan. Isang mahirap na trabaho to. I have a friend na nasa military, nasa PMA graduate din siya. And he's telling me about these things. And talagang mahirap yung ginagawa nila. Correct. Kumbaga, sabi nga, isang paa nasa hukay, parang dalawa na minsan pagka ganyan. Oo nga, totoo. Kaya, alam mo yun, ito yung mga trabaho na parang sasaludo ka talaga sa kanila. Kasi di ba, alam nila na sa tuwing may ganito, or yung mismo, anong tawag dito, the mere fact na trabaho nila yon, nakalagay na talaga yung buhay nila sa peligro. Yes. And that's really public service. Wala silang totoo, OT. Totoo, correct. Wala silang, kumbaga, they're not paid, they're not actually paid to do more than what they asked to yes, do. Yes, correct. Kung parang buhay mo na naman. Okay, mag-usapan na to. At least, di ba, na parang, parang hihingan mo pa ba ako ng masigit pa sa buhay ko. Ano diba? Na pag-ibig? Uy, parang sumanib sa akin si Andrew. Hoy, Andrew! Bilisan mo kasi. Kulang na kami ng sanib dito. Hashtag hugot. Ito yung hashtag hugot king to si Andrew. Ayan. Diba? Pero, naisip ko rin, no, since sa pag-usapan natin pagtulong sa community, gusto ko lang saluduhan yung mga kaibigan ko sa PH Lead. Uy! Because this coming Monday, I'll be hosting their regional assembly. What's for the Project Champ? Ito yung they mobilized it's a DOH project actually, but they mobilized the youth of the Mimaropa. Uy! So, ang nakita nila doon yung problema at pinilit nilang bigyan ng solusyon, yung mga problema ng mga katutubo, mga nasa ground, grassroots talaga, para yung ano yung mga problemang pangkalusugan ng mga bat, yung talagang mga, nung nagpunta ako ng Romblon, hindi ko makakalimutan, talagang medyo warak puso eh. Oo. Kasi tataas sila ng bundok for 2 hours just to reach the community para mag-survey lang. Para at lang babalik pa sila para mag-implement ng project. Mga initiatives nila. O, di ba? Parang ano. So, congratulations sa lahat ng mga champers, ang tawag namin. Champers. Community Health Community Health Advocates Mobilization Program. Congratulations. Isang magandang proyekto na kung saan nakarating talaga yung serbisyo sa mga nangangailangan talaga doon sa pinaka grassroots talaga. Paminsan i-guess naman natin sila, actually, di ba? Actually,
sineschedule ko na. Ayan, I love yung mga kabataan ng Mimaropa. Correct, diba? Ayun. At syempre, speaking of mga advocacy at mga kabataan, yun din naman ang isa sa mga bagay na ikaka-proud natin as part of VOTI or Voice of the Youth Network, ba? Diba? Kasi syempre, tayo rin naman in our own little way, parang ito yung nagiging advocacy natin para mabigyan ng youth ng pagkakataon. Diba, number one, to be involved, and number two, to actually be heard. Yes, diba? Diba? Sabi nga ng VOTI, diba? Yeah. Inform, inspire, involve and empower. Ayan. Gamit na gamit ko yan. At talagang simula na nag-vote ako, na isa puso ko talaga siya. Correct. Bonggang, bonggang, bongga. Tama, naalala ko dati, meron akong kausap, hindi ko maalala kung sino or saan at bakit ko. Alam mo yung parang na-paraphrase na nagamit ko yung inform, involve, inspire and empower sa isang sentence, pero parang pinag-jumble-jumble ko. Naalala ko nga kung ano yung sinabi kong yun eh. Ako, wala akong matanda. Lahat yata ng talk ko regarding youth empowerment, nagagamit ko siya eh. Talaga. We all kasi, need, totoo naman tama eh. Tama naman. The first thing that we need to do is to inform people. Yes, totoo. And how do we inform them? By telling them, by showing them, diba? Yes, correct. And everything will follow. Correct. Siyempre, nandiyan na yung pag-involve, inspire, and empower. Alright. Uy, meron lang akong kakaunting announcement. Actually, dalawa lang to. First of all, binabati ko si Ms. Myra Sandico ng PMCM Events Management. Nakikinig siya ngayon. In-announce na rin natin to last week, ang MSSA Sports Cup 2014 to 2015 opening ceremony. Mamaya ka sa akin, manda ka. Ayan. Opening ceremony po ng MSSA Sports Cup 2014 to 2015 happening tomorrow at Don Bosco Makati from 10 a.m. to 4 p.m. So, if you wanna watch and if you like your school to join volleyball, basketball, hanapin nyo lang po si Ms. Myra Sandico of PMCM Events. You can text her at 0915-178-0688. Again, that's Ms. Myra Sandico of PMCM Events Management at 0915-178-0688. Hi, Ms. May. Hello po. Batiin ko na din mga kasama ko sa faculty room. Nakikinig daw sila kasi nag-Christmas party kami kahapon. Nanalo ko sa raffle. Ay, ano yan? Wall clock. Congratulations. Yes. At dahil nag-Christmas party, meron po dalang cake si RS. Alam, nangingit ako. Maraming salamat sa cake. Ayan. Yan, dalawa kasi yung binili ko kahapon for the party. Tapos yung isa dinala ko dito. Aww. Kasi masarap yung cake eh. Oo, dahil wala tayong kutsara tinidor, kakamayin natin. Oy, Andrew, sabi ko, Andrew, magdala ka ng fork. Ay. Wala si Andrew. Wala ba? Anyway. Pero gusto ko yung jacket niya. Correct. Oo, mamaya. Mga nanonood sa live streaming, tinan niyo po ang jacket mamaya ni Andrew. Mamaya makikita niya. At syempre, kanina pinag-uusapan natin ang Typhoon Ruby. Sabi nga natin, medyo hindi ganun kagrabe yung pinsala. At least dito sa Metro Manila, kung alin naramdaman natin. Pero syempre, para po dun sa mga naapektuhan, meron pa rin pong mga organizations at mga grupo na nag-organize at nag-orchestrate ng mga programa para makatulong. Isa na dito yung ating na-guest na natin to before, si Helen from Asian Network of Youth Volunteers or ANIV Philippines. So hi Helen, kung nakikinig ka. Pinapa-announce niya na meron pong event benefit concert yata to for Typhoon Ruby victims. It's called Pagbibigayan. Ayan, na mangyayari sa December 21, 6 p.m. sa Atrium Hotel, Pasay City. So it's a night of music, dances, games, and snacks presented by UNESCO Young Professionals Club, Asian Network of Youth Volunteers Philippines, PNU UNESCO Club, EPP Network, at UAP Graduate Auxiliary. Ayan. Tickets are at 300 pesos and for inquiries, and if you want to buy tickets, you can call Helen Vallejos at 0916-797-4299 or Ruby Concepcion at 0935-174-7032. Yan, si Ruby Concepcion. Siguro, no, di ba sabi ka, narinig ko kasi sinabi mo mga victims, siguro it would be better if we call them survivors. Totoo. Diba? Mas positive tayo. Oo, kumbaga parang mas empowering. Correct, totoo. Na-uplift yung yung spirit nila, yes. Tsaka yung kalagayan nila. Correct. Kasi pag sinabi mong victims, kawawa naman, parang ganun agad eh. When you say survivors, survive, parang positive to. Kumbaga nalagpasan ko yung unos. Yeah, so let's call them survivors of Typhoon Ruby. And you know what? There's one thing that I would like to comment on this maganda, no? There are groups talaga na they are doing benefit concerts, yes, and all. Tama. But what they do is that yung proceeds nila, hindi lahat dumidiretso muna sa
dun yung actors. Sa, because, especially kung ganitong mga mga survivors ng calamities. Yes. Ang magandang ginagawa nila is, yung ibang proceeds nito, half of it, for example, ay tinatago nila so that next, kung magkakaroon man, pero wag naman sana, kumbaga kasi ang nagiging ano natin ay, pag may problema, tsaka lang tayo kumikilos. Kumikilos, correct, totoo. Kaya, kaya dapat, pag habang wala pa, kumbaga, we are anticipating it, pero sana wala. Oo. Saan, kumbaga, ano, parang ano lang yan eh, ang tawag ko dyan ay spare tire syndrome. Yes, oo. Diba, kumbaga, or hindi pala syndrome, spare tire theory. Meaning, yes. Diba, kung meron ka sasakyan, meron kang spare tire. Bakit? Hindi mo wini-wish na mafa-flatan ka, pero just posible. In case. Correct, exactly. Kasi hindi mo aalisin yung possibility na yun eh. Diba? And that's why you have that spare tire. So parang maganda yung, kumbaga, sa mga ganitong bagay, we need to prepare for correct. This also. At saka, parang, ano ba, hindi hihilingin mo ba na sana walang bagyo? First of all, imposible naman siya. At saka, alam mo yun, dahil nga posible siya, pag dumating ba yung bagyo, pwede mo masabi, oops, wag muna, hindi kami ready. Mag-iipon pa kami. Alam mo yun, diba? Magpa-panic buying pa kami. Hindi mo pwede sabihin yun. To, ano, for example, yung mga ganitong benefit concerts and all these things, yes. And then the like, siguro maganda meron tayong ano, part of it will go to the preparation, correct. Preparedness, di ba? Yes, tama. Yan. Tama yun. Yun. So maraming salamat sa UNESCO Young Professionals Club, sa Asia Network of Youth Volunteers at sa PNU UNESCO Club, EPP Network at UAP Graduate Auxiliary. At tandaan po natin, pagbibigayan benefit concert for Typhoon Ruby survivors happening on December 21, 6 PM at Atrium Hotel, Pasay City. Yan. Ayan. Oras, o, time check muna tayo. 56 na minuto makalipas ang alas 10 ng umaga. Gumagaling na ako! Gusto ko yan! 56 na minuto makalipas ang alas 10 ng umaga. Ayan, sa mga tulog pa, bangon na po, malapit na po magtanghali. Ano, nakakahiya naman, o, diba? Kakainin natin yung cake. Ayan, correct. Yun ang lunch natin, na bilis tayo extra rice. Inulam yung cake. At ito, pasalitain na natin ito kanina. Atat na to eh. Ayun, mamay. Umaarte. May, bakit may... Uma-attitude na may ba ano, to? May ano. Hindi na. Feeling ko may ano yan eh. May pakuluyan mamaya. Uy, at sa ating pagbabalik, eto ha. Last week, RS, maraming salamat. Na-touch kami sa'yo kasi kahit hindi ka namin nakapiling sa mismong show. Yung estudyante ko. In spirit talaga nandun ka kasi meron tayong naging short segment about violence against women. Wow, hatid ng mga estudyante. Joint students from Cavite State University. Ayan, oo. So, in-explain nila yung kung ano nga ba yung violence against women. Yung VAUSI, yung pinakabatas actually. At paano ito ma... Ano ba tamang term doon? Matitake advantage? Hindi matitake advantage. Paano ito ma-exercise? Paano ma-exercise? Or paano natin ito magagamit? O... Yung basta paliwanag natin mamaya. Yung karapatan ng mga kababaihan in relation to the law. Yeah, actually, yung it's not just kababaihan. May parte doon na kabataan. Kabataan. Diba? Ayan, oo. So, pinag-usapan nga natin yon. At mamaya sa ating pagbabalik, pag-uusapan natin yan ng medyo mahaba-haba. Masinsinan. Oo, at kasi meron tayong guest. Eto ayan. Na. Ayan. Meron tayong guest kung saan... siya lang naman ang president ng isa sa mga organization na nag-a-advocate. Respected organization all over the world to. Yes. International ito. International. Ito ay isang international organization na nag-a-advocate ng no to violence against women. Yes. So pag-uusapan natin siya sa ating pagbabalik. Hindi natin siya pag-uusapan. Kakausapin pala natin. Pag-uusapan natin yung topic. Nandito, pinag-chismis na nito. At sa mga ugali. Sorry po, mali po ako. Topic lang. Opo, pwede po magkamali. Ayan, sige. Magbabalik po ang Youth Power Radio. Diyan lamang po kayo. Ang larong minahal ni lolo't ni lola, nanay at tatay. 80 taon ang nagbibigay ligaya sa mga Pilipino. And for the new generation, introducing the Mini Sweepstakes Game. Ang 5 piso mo, may chance ang manalo ng 80,000 pesos sa monthly Mini Sweepstakes draws ng PCSO. Dito sa Mini Sweepstakes Game, 5 piso mo, may panalo. Tickets are now available at the PCSO main office, all PCSO branches, sweepstakes agents, and selected lotto outlets nationwide. Be one of the millionaires this Christmas in Casino Filipino's Bingo Shower of Millions.
with 13 million pesos in total cash prizes. Hosted by Bingo Master John Cuenco. Buy your tickets now! Playtime is on December 7, 2 p.m. at Host Venue Casino Filipino Tagaytay and simultaneously at participating Casino Filipino branches, satellites, and off-site venues. For details, visit www.casinofilipino.ph. Call 526-0337, local 2402-2404. Or check out Casino Filipino on Twitter and Facebook. Capital Broadcasting Center, DZME 1530, ang Radyo Uno. Voice of the Youth Network. Informing, inspiring, involving and empowering the Filipino youth worldwide. Calling all students. The class is now on air. Youth Power Radio. Youth Power Radio. Are you a mass communication, broadcasting, or journalism student? O mahilig ka bang makipagbalitaktakan o balitaan? Here's your chance to be the next radio personality. Don't just listen. Join Youth Power Radio. Let your school be a part of our show. Represent your college. Be a campus reporter, a radio drama artist, or a broadcaster. Youth Power Radio! Youth Power Radio! This is your show! Dito yan sa DZME 1530, ang Radyo Uno. Tuwing Sabado, alas 10:30 ng umaga. Youth Power Radio! Youth Power Radio! This is your show! Powered by Voice of the Youth Network and Creative Voices Production. You're listening to Youth Power Radio on DZME 1530 kilohertz, powered by Voice of the Youth Network. Hi, hello, good morning po sa lahat ng nakikinig ngayong umaga. Hi! Nandito na naman ang inyong cute and adorable na DJ sa ilalim ng lupa na mukha po ako ngayong ano po, masamang tao po. Buti alam mo. Ay, once again, nakatuto kayo sa Youth Power Radio 10:30 hanggang alas 12 ng tanghali. And of course, papakilala na ako ha. Ako po ang nag-iisang napaka-pogi. Sabi ng nanay ko po. Naniwala ka naman. Minsan talaga yung mga nanay mo. Oo, number one fan talaga usually mga nanay. Tama, siya nga rin lang nakikinig tayo. Hindi pa rin papakilala, basag na. Once again, DJ Andrew, of course, kasama ang mga nagagandahan, nagsaseksihan, mga nagmamatsuhan, at mga nagagwapuhan, pero hindi po ako yung pogi. Sige, pakilala kayo. Parang 20 naman yung kasama mo. Wow, dami. Nagagwapuhan, nagagandahan. Nagpakilala na kami. Hindi, parang sige, pakilala tayo. Oh, na, para kasama naman natin si Andrew. Oh, let, ikaw muna. Dali. Ding-dong. Ding-dong. Ah! Ade, DJ Andrew at your service. And of course, kasama ang nakapute na sina. Ay, si... sina, dalawa ako daw. Ade, ako po ang teacher ng bayan ba ang tawag sa akin? Oh, pwede na. Okay, ako po si Teacher RS. Ayan. Kagalang-galang. Kagalang-galang. At syempre, kasama nyo pa rin ang nag-iisang ate ng Voice of the Youth Network at ang ate ng lahat ng kabataan. Ako po si Ate Ada. And of course, mga kaibigan, it's 12 days before... Christmas! Ang tanong, naka-move on ka na ba? May tanong na yan ano, parang, talaga ano yung sinabi ko kanina na parang sumanib si Andrew sa akin? Yung sa pag-ibig yun eh. Oo, basta may ganun. Ay, alam nyo ba, nainggit ako sa saging. Bakit? Buti pa yung saging may puso na, may feeling pa. So, nakakainis yun. Gusto ko yun, nagagamit ko yan. Ay, ako, tama ka dyan. At para sa mga ano taken, congratulations, taken for granted. Sinalin ka doon. Ito si Andrew, may feeling ko talaga may pinaghuhugutan yun sa lahat ng pinagsasasabi. Ako nagkwento na ako sa taxi. Oo nga, diba? Uy, wala akong pinaghuhugutan, ha? Huh? Kasi ang inspirasyon ko ay mga kabataang nakikinig ngayong umaga. Wow! Talaga na. Bukod sa mga kabataang nakikinig. Ay, yung magulang ko. Wow. Bukod sa magulang mo. Ah, si Lord. Very
slambok yung ano, di ba yung mga otong, yung mga slambok before. Who is your first crush? JC. Jesus Christ. Okay, ano? Who is your first kiss? Parents. What is love? Love is like a... Pero meron ako nakitang meron ako nakitang kakaibang slam book ngayon sa isa sa mga novelty stores sa Makati. Tapos meron na siyang mga meron na siyang anong tawag dito? Kakaiba na yung mga tanong niya eh. Para ano yung favorite mong tome? Ganyan. In circle. So may drawing ng paa doon. Tapos may bilog. I'm sure nakita mo na yun. Yung mga kabataan din na makarelate. Na-joke lang. Oras po natin sa araw na ito. It's 5 minutes after 11 in the morning. Araw ba natin ngayon? Today is... ano ba? 13. December 13. Uy, hindi malas ngayon ha. Oo. Saturday the 13th. Alam mo, ang Friday the 13th para sa mga nagtatrabaho, hindi yan malas. Swerte yan. Kasi sweldo day ang Friday the 13th. Actually, swerte ang 13th sa mga nagtatrabaho, di ba? 13th month pay. Oh. Malapit ka na. Malapit. Huwag mo na ibubuko. Pero of course, kung gusto niyo makipagkwentuhan, halakhakan at chismisan na rin sa amin ngayong umaga, please text us at 0998-975-1368. Uulitin ko mga kaibigan, it's 0998-975-1368. And of course, we have our landline, 861-6947. Ay, gusto talaga nito yung live streaming. Oo. Oh, kasi bulok ako sa numbers. Mas masarap magbasa ng website address. Ayan. So, ang ating live streaming sa www.radio1.com.ph. Yun. Oh, para makita nyo naman. Basahin na rin natin yung dulo. Ano? 12 days before Christmas. At ilang araw na lang ay birthday mo na. 13 days birthday. Talagang pinag-isipan mo kung ilang yun, di ba? At syempre po, iimbitahan na rin namin kayo na i-like ang Facebook page ng Youth Power Radio, facebook.com/youthpowerradio, at sa Twitter, twitter.com/youthpowerradio. And of course, we have our Weebly, www.youthpowerradio.weebly.com. Makikita nyo lahat ng summary ng episodes. And of course, kung gusto nyo pong makapanood yung replay. Pero hinihikayat namin kayo ngayon kayo manood. Ngayon. Speaking of our website, nandun nga pala, kung gusto nyo pong sumulat para sa ating segment na Dear Ate Ada. Ayan. Sa website namin, ay meron na isang button doon nakalagay, Dear Ate Ada. Kung meron kayong problema sa kaibigan, sa eskwela, sa pamilya, sige na nga, sa love life. Napilitan. Kung meron silang problema, sa inyo na yan. Kung may problema ka, kahit weight problems. Ano kung weight problems? Ha? Weight. Sige. Go. Tuturuan ko sila ng exercise ko. Wow! Ang galing naman nun. And of course, babatiin ko muna ha. I would like to thank Polytechnic University of the Philippines. In-invite po nila ako kahapon para mag-host. Anong PUP-an ako, kaya ko, year 8. Kasama ko iba't ibang key speakers from GMA and of course iba't ibang matataas na yung kaibigan ko speaker si JM si Nualia. Si John Maynard Nualia of course. Hello. At of course binabati ko na rin yung mga napatawa ko. Sabi, "Oy, alam mo ba tuwang-tuwa ako RS." Nakita ko nga yung post mo. Kasi alam mo yon, yung kahit walang binayad sa iyo, the fact na bigyan ka ng inspiring message na napasaya mo kami, ang galing mo. Wow, diba? Galing talaga. Pero Andrew, lahat binibigay ko sa kanila. Sabi ko nga, kung wala kayo doon, isipin nyo, nagpapatawa ko mag-isa. Pero totoo yun, alam mo, para sa buhay ng isang host or na isang public speaker, ang importanteng element talaga doon ay yung audience. Bakit? Yes. Kasi kung public speaker ka, pero wala kang audience, nasa na public doon, speaker ka lang. Sino kausap mo? Nasa public ka. Pero you know what, Andrew, more to come. More to come na mga ganyang inspiring kinabahan messages. Kinabahan naman ako bigla. Sorry, na speaker lang. At binabati ko na rin itong mga supporter ko ito. Ha? Supporter ko kunyari. Wow. Wow. Fans club ka na ba? Meron. Dalawa lang sila. At least plural. Fans pa din. More than one. Binabati ko si Lawrence Florindo na siya ay kumukuha ng BS in Office Administration. Wow. Major in Corporate Transcription. Social naman. Wow. Ang lalim naman. No? And of course, si Honey Grace Norioste at she's taking up co-op. BS co-op. Ano co-op? Yung cooperatives. Ayun. Yung dating sa PUP, ewan ko naabutan mo. Course college yun? Of course. Oo, college of and cooperatives. Diba? Tinanong ako dati, anong gusto mong course? Of course. Ayaw mo ng golf course, Michael. Aba, bago. Bago. Hindi nyo alam yun. Balita ko, may isi-share ka about
Naniniwala ka ba sa Forever? Ay, oh, pinost ko yun eh. Ano yan? Ba? Ay, ito, nako. Ito, ano yan? Ito kasing kapatid na RS, may paniniwala about sa Forever. Ayan, sabi ko sa post ko, walang Forever kasi ang kasi sa Forever ay may over. Oh. Oh. Mura lang ang palaya ngayon. Alam mo may breakfast ko? Ano? I'm silog. I'm silog. Ang palaya sinagay ni Dog. Sa akin, healthy, ah. Sa akin, ano, pangatlog. Pangatlong luto ng itlog. Ay, alam mo ko anong masarap na ano, ano? Almusal. Ano? Pakaplog. Ano pakaplog? Ano yun? Pandesal, kape at itlog. Wow. Ano, Nutella? Oh, sa siya Nutella? Pangmang! Alam mo talaga yung chocky sticks, yung ano, choco stick. Ay, masarap po yan yung chocky. Panahon natin yung chocky. Ngayon, cream sticks na. Pero nagtataka. Panahon natin yun. Nagtataka lang ako. Bakit yung plastic, no? Sarap na sarap ka talaga kainin yung plastic, pero puro na ng germs. Tsaka hindi mo from, ano, from that end talaga, di ba? Ang lalim mo. Kaya mo. May effort. At mamaya, no, makakasama natin from, nako, naka-partner ni Miss Mai sa, magiging partner pala, mali ako. From, yes. Sa Unique Conference on March 31, 2015, at from Zon, siya rin ni lahat na, siya na. Oo, mamaya, Zon mamaya yan. International, like, you need to pronounce it well. Yeah. You know, you have to drop the T, like, important. Yeah, because it's international. Better. Yeah, like, 20? Yeah. 20 pages in a printer? Yeah. If it's in international, then it's probably on the internet. Yeah. Yes, and I want to, like, to print your profile in the, you know, download it and print 29 pages using the printer. 29? Yes. There's no E. And of course, makakasama natin, ha, yung mga nagsipagtapos. Makakasama natin, tama? Oh, mamayang konti. Mamayang konti from Voice Works, Batch 30. Ayun, oh, last weekend. Nakikain tayo doon. Hello po sa mga taga Red Box. Ayun, nakikain tayo. Ay, binati mo na ba si Sir Choi? Ay, nako, Sir Choi. Love you, mama. Chup chup. Hello, Sir Pocholo. Alam mo ba, bentang-benta si Sir Pocholo kahapon? Oh. Kasi diba? Baka binenta mo, magkano? Magkano? Ito ang epekto ng Mahal yun, ha? Ito ang epekto ng voting, mga kasama. Kasi doon mismo, hindi siya voting related. Of course, na-invite lang ako. Pero ang binigkas ko sa kanila doon is about voting. At ang nakakatuwa, nare-recognize nila. Lalo na itong si Josh. Sabi nila, ay opo si Josh, inad po kami yan sa Facebook. Saka nagte-text po. Aba, sikat, alam mo, sikat na talaga si Josh. Oh. Totoo ka dyan. And of course, gusto mo batiin? Eto, halika nga dito. Halika dito. Dali. Halika. Ayan, bati ka. Ayan na. Dali. Bati ka na. Hello po. Jorn, anong pangalan mo? Ako po si Cherylene Climacosa. Ano ba ginagawa niyo sa kanya? From the distance. Ayan. Sige, game. From? PUP. Anong year mo na ho? Third year na po. Ay, mabuti po. Edad? Edad? Edad mo po. Sige, share mo. Ito ko talaga. Oo. Siyempre, 19. May bala ka mag ano. Sige, thank you, Charlene. Sige, wala ka mag gusto batiin. Oo nga. Binabati ko nga pala yung nanay ko na nakikinig. Sabi mo yung pangalan. Mama, Marilyn. Ako, nakikinig ulit siya. Ayun. Hi, hello, mommy. Oo, ito bang anak nyo ay future broadcaster namin dito sa Youth Power Radio. Broadcaster in the making. Oh, nakausap ko na siya kanina eh, di ba? Nag-usap na kami ng masinsino. Aba, yes. Mahusay. And of course, thank you, Charlene. Salamat, Charlene. Thank you. And of course, ayun o, may tao. Bakit ganun sila, no? Sumisilip. Sumisilip. Pasok kayo dito. Pasok. Oo. Gusto nyo, alin kayo dito. Teka, kailangan ko yatang hilahin kasi. Nakakaloka. Pasok dito. Hello. Hello, everyone. Uy, alam mo ba, oh. Ada? Yes. Sa ibang tao, sa sobrang pagmamahal nila sa course nila, sa school nila, aba, akalaan mo 8 years na sa kan. Ang naira sa isip ko nga 10 years. Ay, alam ko yan. Mara. Sa sobrang pagmamahal. May estudyante akong ganyan. Ay, talaga. Baka sa akin. Mahal na mahal niya ang alam mo, ganyan talaga. Sa sobrang loyal niya sa alma mater niya, mga ganyan. Mga 8 years na siya nagstay. Pero, paalala sa ating mga estudyante, congratulations in advance sa lahat ng magsisipagtapos in year 2015. Yun, sa March or April. Gusto ko yung sabi niya eh, year 2015. Yeah. Like,
like I'm practicing now, my yeah. Larry. Congratulations, kasi ako po mga kaibigan ay nakapag-apply po for application for graduation. Wow! Congratulations. Alright, sana matanggap ka. Application pa lang naman, di ba? Bayad na, tanggap na. Ang nakalagay nga, I'm expecting to graduate on December. Pero alam mo yung mga expectations na yan. Tinako tata si Ari. Kinabahan ako. Kasi di ba sa love, di ba mahilig kang humugot sa love? Kasi sa love, pag nag-expect ka, hindi natutupad. Ay, totoo. At saka pag nag-expect ka sa pag-ibig, mas lalo ka nasasaktan. Mali. Ano? Diba? Hindi, tama ka naman. Tama. Oh, dito ganun din sa graduation. Mag-expect ka man o mag-assume, parehas masakit. Ayun! Eh, paano kung graduation ah? O ganun. Huwag yung, baka mabati ako. Ay, gusto pa ng hugot. Ano? Ito pa. Alam mo, ang I love you, hindi siya tanong. Pero masakit pag walang sagot. Ay! Pero alam mo nyo ba, mga kaibigan, gumawa ako ng note, ganyan. Sige. Nagtataka ako, bakit required yung tao sumagot pag nag-I love you, I love you too. Hindi ba pwedeng thank you? Sige nga, ikaw, pag nag-I love you kasi nabiyak ka thank you, ano mararamdaman mo? Siyempre, iiyak. Oh, exactly. Sasaya. Ganun na ba, ganun ba yung case mo? Hindi naman. Sa hopeless na yung case hindi mo. Naman. Pero, kasi parang, hindi naman, siguro, yun din, kasi kailangan hopeless na talaga. May tinatawag na, nire-reciprocate yung feelings mo. Which is reciprocate. Reciprocate, spell mo. Binabaliktad. Parang kagabi lang yan yung cordon blue nito. Cordon blue. Hindi, pero totoo, di ba? Sige, napapag-usapan na rin natin ang pag-ibig. Alam mo yun, tipong, ako personally naniniwala ako, magpakatotoo tayo, di ba? Yes. Na the only thing that will make love worth it is kapag nababalik siya sa'yo. Oh, diba? Wow. Kasi hindi seryoso kasi diba, yung iba sasabihin nila, okay na yun, sige, at least magkaibigan kami. Or at least, diba, ang dami nating at may least. May kanta sila. Pero, kaibigan lang pala. Okay, but more than that, it's more than the context of yung relationship with them. Yeah. It can be relationship with other people, with family, your friends. Yes. Siguro, diba? Paalala na lang din, no, sa mga nag-i-effort dun sa, halimbawa, hindi lang naman sa pag-ibig, sa lahat ng bagay. Tama. Kapag nag-i-effort ka, don't expect na ibabalik nila yung bagay na ibinigay mo. In the same way. Kasi yes, lahat tayo, may kanya-kanya tayong way ng pag-express yes natin ng love. So, pwedeng kung iba-ibang paraan. Correct. Kasi exactly iba eh, masyadong demanding. Parang, alam mo eh, nag-effort ako malaki tapos binalik niya kakarampot oo, na. Eh ano? Correct. At saka hindi mo naiintindihan na meron siyang ibang paraan ng pag-express totoo niya ng pagmamahal niya parang sa'yo. Parang ganito lang yan. Nagbayad ka sa jeep, binayad mo 10, bakit susuklian ka rin na 10? Ay! Diba? Eh, susukli sa'yo 150 na. Ay, Oy, bata! Tama! Oy, kahapon, na-experience. Panawagan sa mga jeepney drivers, ha? 750 na po ang ano natin, ang minimum fare, binaba na po ng LTFRB. Yes! Ang, simula kahapon! Yes! Kaya kayo, ha? Paalala lang sa mga katropa nating jeepney drivers, ha? Magpapasko naman, matutong magbigay. Tama. Huwag lang puro tanggap. Correct. At saka alam nyo, papaalalahanan ko na rin lahat ng mga commuters natin, di ba? Maghanda na kasi kayo ng mga tigda 25 cents. Yan. Alam nyo yan? Kasi minsan dun pa tayo nagkakatalo na, totoo, alam mo yan, parang either sobra or kulang yung ibabayad or isusuli sa'yo. Parang pag-ibig. Hindi, joke lang. Pero sa mga jeepney drivers, malinaw po na sinabi ng LTFRB, kapag wala po kayong 50 centavos na panukli, required po kayong tanggapin yung 7 or 8 pesos kung nung 8.50 pa. Kasi yun ang sabi nung ano. Ah, talaga? Yes. Kasi yung iba, gagawing 9 pesos. Ako! Diba? Seryoso? Talaga? Yes. Kasi ako, nahihiya ako syempre. Kailangan may panukli yung driver na tag-25. Oo, meron naman. Oh. I would like to commend also yung mga drivers kasi may bago pa ibaba talaga ng LTFRB, diba? Talagang nagbaba na sila ng kusa. Sa Cavite ba yan? Kusa na sila yung ibang. Sa Cavite ba yan? Nakaranas lang ako. Nakaranas ka na. Kaya napanood ko sa TV na meron ding ilan na nagbaba ng kusa. Bago pa ano talaga. Bago pa i-ano na LTFRB. Mabait naman. Well, congratulations. Saludo. Sana ganito lagi yung buhay, no? Pag binababa, mabilis, no? Saka pag tataas din, mabilis, no? Hindi yung... Pag mataas, mabilis, ang bagal ibaba. Totoo, correct. Di ba? Lalo na ngayon, nagpapasko. Di ba nga, may kanta give love on Christmas Day. Wow. You know? Nag-give love ka na ba? Ay, alam mo ba, sabi nga, mga RS, may nakwento ko kay Ada. Ano yan? Sabi nila, kapag minahal mo yung, mahalin mo yung sarili mo para mahalin ka din ng iba. Oh. Bakit ganun, minahal ko na nga yung sarili ko, hindi niya pa rin ako mahal? Ay!
sabi ko lang. Ito si Andrew, may pinagdadaanan talaga. May to, pinaguhugutan eh. Wala. Okay. Kayo naman. Ay, naku, oras po natin. Napasarap tayo ng kulit. Napasarap na naman tayo. Uy, meron lang akong hahabulin na pabate dahil bumibisita ngayon from New Zealand na isa sa aking mga kamag-anak. Si Tita Divine, hello po. Hi po. Hindi ako makakasama pero enjoy po kayo. May, hi, may, tita. May hi, tita. May kainan. Ito kumaka, tita. Ewan ko, ba't gano'ng ugali ng mga Pilipino? Pagka ano, first no? First time mo makita, tapos may nanay, halimbawa, friend ko, no? Tapos, mama, friend ko, hi, tita. Ah, ano gusto mo yung tawag? Hello po, madam. Hello, missis. Ako tawag ko minsan, ma'am or sir. Ako din, actually, ma'am. Ma'am or sir. Kamusta? Palibasa, teacher, eh. Sa bagay. Yun, ta. And, pabati na lang, last na lang nabati ko, ha? Okay, bago dali, tayo. Dali, dali. Mama and Papa, Luis and Noy, Miss San Fernando, hello, I love hello. You. Hello. Ayan. Okay kayo, okay. Dali. Dapat meron tayong segment na puro bati lang. Tapos after nung bawal ng bumati. Okay, gawin nga natin. Gawin nga natin yan. Ay, naku, oras po natin sa buong kapuluan. 19 minuto makalipas ang alas 11 Philippine Standard Time. Brought to you by Youth Power Radio dito sa DZME 1530. Ayan. Uy, na, oh, ano? Napag-usapan nyo kanina. Ano yun? Di ba yung na-report last week? Correct. Vowsy. Vowsy. Oh. Ano ba meaning ng Vowsy? Violence against women and children. Ayan. Kayo ba ay ma... Pero ito ha, hindi... Anong tanong mo? Wala pa naman tong ano. Mm. Wala pa naman tong... Actually, hindi pa kailangan sagutin. Serious case ito, no? Uh-huh. Pero bihira, di ba ang babae, lagi silang... Grabe na ang tumaas ang rape cases. Mm-hmm. Yes. Right? And lalaki kaya, no? Na may ganun din kaya. Yes, there's such thing as rape sa mga lalaki din naman, di ba? Oh, pero yan ang malalaman natin mamaya. Ano yung mga karapatan? Ano yung dapat malaman ng ating mga kababaihan? And of course, ano ang dapat isaisip at tandaan? Diba? Tungkol sa rape. Kasi, alam mo, it's better to educate someone than to inform them. Yes. Because and you know what? Information is everywhere, but you cannot educate everyone. There's a difference between the two. And when you educate, it's more than... kasi nga, diba, as a teacher, we will always say na, it's not enough for you to tell your students, but you become the best teacher if you have inspired your students also, di ba? And you just don't tell the what, but the how. Yes, to the students. And of course, para makita niyo po, bago ipakilala ni, wow, color of the day. Wow, oh nga. Pink. Ah, tapos ako, so, ako maroon. White? Nakakairita nga. Salamat sa nanay ko, t-shirt niya to ba? Pera ba? Kinuha ko lang ito. Ayan, di ba? Ano ito? Kababaihan talaga, di ba? Oo, tapos ako nagmaroon. Baka mamaya hagisan ako ng tuwalya. Kaya magsumbelo ka lang, mama. Aray! Aray! Magkakulay tayo. Anyway, ito na nga. Teka lang, well, wag, sa January 9, wag mo susuot yan. Yes. Baka pilahan ka. At wag ka mapapadpad ng kiyapo. Aray! Baka akala nila may milagro. radio1.com.ph And now, eto na. Ladies and gentlemen, para ipakilala ni, ano ba? Ada, ate ng bayan. Ipapakilala mo yung magpapakilala. Ano to? Ng Zonta International. Ito, sabi ko nga kanina, maliit na bagay, ano? Ito lang naman ay isang international group of women business executives na nag-advocate to end violence against women. Ayan. Walang iba kundi si Miss Honey Mecano. Mecano po ba yung pagkakasabi ko na last name? Ayan, Miss Honey, welcome po and welcome to Youth Power Radio. Good morning po. Ayun. I am president of Zonta Pasay and Environs under District 17 Area 5, which is under Zonta International. Ayan. Wow. Ma'am, first things first. Ito po ang pinakamahirap na tinatanong namin. Same, may tanong po si Ana. Sa bawat guest, nangangailangan po ito ng technical na abilidad. Parang quiz dito. Ano, ito po ang tanong ko, ma'am. Kamusta po kayo? Nagulat si ma'am. Kinabahan na siya. Prepare, nagpe-prepare po. Oo, correct. Para relax na ta. Mag-google na dapat siya nang isasagot. Kamusta po kayo, ma'am? I'm very happy to be here. Wow. Kasi kanina, English kayo eh. Kaya, mental preparation. I'm very happy to be here. Thank you for having me. Oh, yeah. Wow. Ada English, ikaw. Wow. Thank you so much po. Ma'am, matanong ko lang po, ano po ang vision o ano po ba ang ginagawa ng Zonta International? Mabutit na itanong mo. Ayun. Noong November 25, kami ay nag
We had 16 days of activism where we highlighted yung no to violence against women and children. Mm-hmm. 20 clubs nga kami. So for each day, ang kanya-kanyang club ay may ginawa. Opo. So para sa club ko, ang ginawa ko ay, ang title niya ay Empowering Women Through Financial Literacy. Kung saan kami ay nag... gumawa ng financial counseling, meron din kaming Manpower Corporation kasi ano nga ba naman ang financial literacy kung walang trabaho? Tama. Yes. So, yun. Merong mga clubs na nagbigay ng free legal counseling, merong nagbigay ng mga free health checkups, breast cancer screening, high blood pressure screening, merong mga nagbigay ng art therapy, meron din nagturo ng mga image, mga personal image, ganun yes. Wow. By professional image consultants. So, iba-iba. Wow. Ma'am, ano po yung mga projects or ginagawa ng Zonta to reach out yung mga kababaihan or lahat ng mga may kinalaman dito? Pwede bang bumati muna? Baka makalimutan ko. Gusto kong batiin si ang aming area director na si Bing Carion na siya ang nagsagawa ng yung 16 days of activism. Mm-hmm. Nakuha namin ang Ayala for free. Wow! Glorieta Activity Center. Thank you sa mga Ayala. At ang Dusit. So, wow! Social! Tayo Aaron Connell. Ang hirap imagkit. So, si Bing Carion ang aming dynamic area director. Hello po! Maraming salamat. Yeah, maraming salamat. Ma'am, going back to Andrew's question up, yes. Siguro better if you chat, what is Zonta International all about, di ba? Well, Zonta Zonta actually stands for honest and trustworthy. It's a right? SOUX, S-I-O-U-X. It's an Indian term. Mm-hmm. For honest and trustworthy. Ito ay samahan ng mga business women and professionals who work together for the advancement of women status worldwide through service projects and advocacies nga. Wow. So women's status to. Well, how did you start, ma'am? When did you start? Oh my gosh. 1919. I mean, 19. Wow. Bago-bago lang. Bago lang. Kahapon lang. Oh, pero 5 minutes ago lang. Grabe. Now, a little background on when, how did it start, and konting idea. Kasi, about Kasi 'di ba, kung babalikan mo ang history, parang dati wala pang idea of violence against, kasi 'di ba, ang culture sa Japan, sa Pilipinas, 'di ba, uso-uso pa dati yung mga datu-datu, 'di ba, nagiging before it's a patriarchal society talaga. Correct. I mean, yeah. Super. Actually, hanggang ngayon, but now it's a soup before compared before, we are way ahead today. Kung baka ngayon kasi nagbe-blur, sorry ma'am, nagbe-blur na yung lines between yung kung ano yung role ng babae at lalaki sa society, 'di ba? Yes. So, syempre, gender equality yung ating gender game, equality. Diba? Yeah. But like in the Philippines, dalawa na yung naging women presidents natin. Yes. Whereas in other countries. Yes, in other countries. Ayoko mag-cite na baka kasi may nagbago na eh. Mm-hmm. They're still considered second-class citizens, yes. Diba? Mm-hmm. And in when you, merong countries din na when you violated the women's right, it's fine. It's fine. Yeah. Trafficking women is perfectly fine. It's legal. Mm-hmm. There are countries na legal din siya. Na pwede mo i-stone yung asawa mo pag na... Yeah. So ma'am, going back to the issue to Zonta and your projects. Yes. So, can you tell us about women empowerment and, you know, is Zonta about feminism alone or what? Well, not really feminism, but being able to stand up for their rights. Yeah. And fighting for equality. Tama. Actually, yung maganda sa Zonta International kasi off-air, kausap ko si Miss Honey kanina. Tapos pinag-uusapan nga namin yung mga iba't iba nilang initiatives like for health, for education, di ba? Katulad ng mga binanggit niya. Kung tutuusin, all around alam mo yung empowerment para sa kababaihan. Kasi nga, kung ang number one advocacy mo is no to violence against women, syempre kung ako si babae, empowered ako, parang hindi ko hahayaan. Di ba? Nag-violate ako. Correct, exactly, di ba? Tama ba yun, ma'am? Na parang correct. Ito yung goal. Actually, yes. In fact, ang number one namin ginagawa yung awareness. Awareness. It starts with the awareness. Yes, correct. In fact, when I joined Zonta and I read the booklet on VAUSI, I was shocked kasi, under VAUSI pala yun. Ito, speaking, ma'am, when can you consider a woman is violated?
Halimbawa, halimbawa, nakita ko si Ada, sinabi ko, oy, ang pangit mo. Violation ba yan? Kasi baka mamaya yung iba sasabihin ng, hoy, inaapi mo ako, violation yan. Or is it contextual? Yes. Ayun. Taken under context, like you guys have a great relationship, it shows, di ba? So, pwede mo sabihin yun without pwede there daw. Ang ganda mo, Ada. Sige. Hindi daw violation, yung pwede mo daw sabihin yun. Hindi, pwede mo pa rin sabihin na violate ako dun sa sinabi mo. Ayun po. Okay. Over the years po, no? Ito na yung mga seryoso. Pang-essay na. Ito yung mga over the years. Yun yung iniiwasan kong tanong. Over the years. Kaya natatagal mo na lang sa akin. Sige, over the years. Over the years po, ma'am, paano nyo po nakita yung pag-develop or yung nangyayari po ngayon sa Pilipinas sa mga kababaihan po natin? Tumaas po ba yung cases ng mga na-violate na babae o marami po ba yung mga babaeng empowered? Paano nyo po nakita to sa panahon natin ngayon? With the help of Zonta, like, perfect example for me. Nakita ko ang Zonta, its power, no? We have a club in, sana hindi ako magkabali, Muntinlupa. Mm-hmm. Uy, si Odette Wallace. Mm-hmm. She's Filipino, by the way. Ang president niyan. Meron silang SAGIP program. It stands mm-hmm. for something. Later on, I will give you. Anyway, ang kanilang mayor ay very supportive sa Zonta na nagbigay ng building, wow, which is equipped with social workers. Mm-hmm. They're synchronized with the barangays, with the police. Mm-hmm. So anyway, nung isang gabi, na nangyari pa to during the 16 days of activism, merong akong acquaintance on Facebook, the power of social media. Social media. Mm-hmm. Na, is anyone near this area? Hindi ko na sabihin. My friend this is a case of domestic violence. If anyone's there, can you drop in on her? She's in trouble. She's being strangled the father. As it happens. It's happening. Yes. Okay. So I said, and nakita ko yung area. Sabi ko, give me the name and then just to make sure that it's not a yes. hoax. Okay. Mm-hmm. Just to validate. And I was able to text her that she's trapped in a room. Mm-hmm. She can't go out because she's in fear of her life. So I texted Odette, and she said, I said, are you awake? This is 12:30. Mm-hmm. I'm chatting with my friend from Canada. Mm-hmm. So I told her, and within 30 minutes, mm-hmm. nasundo siya. Wow. Ang barangay, nadala sa kapatid. And kung walang pagdadalan sa kanya, she could have stayed in the building na binigay ng mayor na para siyang hotel with social workers. Wow, makapunta nga. So, matalo. Yan ang example. Ibayulate na natin to. Malapit yan sa amin, Muntinlupa, Tagalas, Piñas, kaya ako. Anyway, wow. Ayan. So, ma'am, Zonta, pag kasi kanina ko pa narinig yung word na club. Hmm. One club is equal to, ano po ba ito? Parang per area ba yan? Per city? Yeah. Paano po? Yes. So, dito sa Philippines, it's Area 1 and Area 5. Okay. We're under District 17, which is comprised of several countries. Mm. Okay. We're actually in 68 countries. But Area 5 has 20 clubs. Wow. Over 1,000 members. Wow! Abay, karami. Oh, marami. Ay, mamatanong ko lang po, as you assess here in Zonta International, pabata po ba ng pabata yung mga na-violate na kababaihan or ano po ba yung nangyayari? Kasi na-alarma na yung society dahil nababalita everywhere and everywhere. Although, we don't bring bad news to them. Mm-hmm. Pero we need to inform them na ito yung nangyayari. This is the reality. Ano, paano nyo po nakita? Actually, abuse kasi comprises of several. There's physical, there's emotional, there's mental. Yes. Mag-withhold ka lang ng pera sa asawa mo, abuse na yun. Abuse. Wow. So, it really encompasses, hindi ka siyang isang segment. Yes. Uh-huh. we're talking about equality rin naman. Uh-huh. So, how about for men? Ano yung role ng Zonta for I mean, is it for exclusively for women or are there some projects that involve tulad men? Mga gender Adan. Equality. Yeah. Gender equality. We're talking about, kasi when we talk about feminism, that's a misconception. When we talk about feminism, akala nila, But feminism is actually equality. Men and women have equal rights politically, economically. Dami kayong debate sa ganyan. Oo. So ma'am, how about for men? Ano naman? Well, actually, under Area 5, we've had two male presidents. Wow! Ngayon, si Gerald Ortiz, and 2 years ago, I believe it was Harvard. Ano ba? Well, awareness din sa kanila para alam nila. And we partner with male constituents as well. In fact, we have male members. Wow. As long as ang ano is
advancement of status of women. Yes. And kasi youth radio ito, yes, we also mentor ang tinatawag naming Z Club, which is the high school, and Golden Z Club, wow, which is the college. And speaking of that, ma'am, no? Ay, nako, we in the Voice of the Youth Network, we inform, we inspire, we involve, and we empower the Filipino youth through ICT and media. And speaking of that, dahil kayo ay nag-empower din ng mga kabataan, siguro pwedeng maging mentor namin kayo. Pwede. We in the Voice of the Youth Network. Correct. Dahil nga, of course, dahil nga ang Zonta International, diba, nagbe-mentor sila. Yun yung itatanong ko dapat kay Mame, na parang, paano ito na-extend sa kabataan, di ba? And yun nga, minention niya na merong Z Club at Golden Z Club para kahit estudyante ka pa lang bilang babae, na-empower ka na rin. Oo, tsaka parang nagiging aware ka na merong ganitong organization, di ba? Na for empowerment of women talaga, di ba? They can visit my website. Ayan. www.honeyonthemoney.com. Uy. And also my Facebook, Honey Mecano. If you have any desire or you want your school to be mentored by Zonta, give me a call or a text, yes, or send me a message, yes, sa Facebook or sa website. And we will talk to whoever. Yes, mm-hmm, kung sino responsible. Alam mo, Ada, nakakatuwa, no? Kasi when you say about the, yan nga, Vowsy, hindi lang siya about women, kailangan i-educate mo din yung lalaki. Tama. Kasi, yes. Kung babae lang, yes, kung babae lang yung may alam, eh, na-violate na pala kita, ikaw lang may alam. Sorry, parang kasi dapat two-way siya eh. Yes, exactly. Diba? Two-way hindi dapat. Pwedeng, ano, parang hindi mo pwedeng sabihin na, oh, ikaw lang. Paano ko unaware naman ako na hindi ko dapat gawin yun? Exactly. That worsens the case. Yes. Diba? And the problem is, ayun nga, dahil kaya nangyayari yung violence against women and children, dahil uneducated and ano ba, misinformed or uninformed? Uninformed. Ang mga hindi lang ng mga kalalakihan pero tao sa society. In general, yes. Yes. And I think that's yung kinamini-mention ni Ma'am kayo na 16 days of activism. I think that's one of the goals of that, yes, right, Ma'am? Yes. So can you talk about this, yung the role of Zonta International in the 16 days? And what is 16 days of activism? O bakit siya nangyari? Actually, that's yun yung report last week ng estudyante ko, diba? So it's a orange thing, diba? Wow. So can you tell us more about it? I actually wrote about it on my website. It's in my, I blogged about it. But 16 days of activism siya, where it started, where we all wore orange. So you will see a sea of orange from walking from Dusit around the Glorieta area. So we, it's UN. We also partner with the UN. Wow. Yun naman pala. Yun. Na doon pinapakita. Araw-araw, meron kaming pinamimigay ng mga pamphlets na kung saan nakalagay yung RA 9262. Yes. And meron po ba kayong mga upcoming programs or initiatives events, or events from Zonta International? Marami. Kasi per club, actually every month meron yan. Ayun. Alright. Kami, sa club namin, awareness. So, we will... nananawagan din ako dun sa mga colleges or universities na gusto ng awareness program. We give it for free. And most of the time, we feed them. Ay, wow. So, saya. Pwedeng dumalaw. More than happy to go to the schools na interested. Yes. And we would be happy to talk about mentoring. Kasi dun sa mentoring, kung may tatanong nyo lang, ay hindi lang Vowsy ang pinag-uusapan, kundi... Yes. Leadership skills, tinuturo namin yon, as well as yung career exploration. Yun, mga projects na pwedeng gawin. Service projects, yes, kung saan matututo sila. Yung mga kababaihan, no, ma'am? Totoo. Yung, kasi ba, mag-fishtail ka, di ba? O nagkaroon ka na. Alam niyo, tuwan-tuwa ako sa mga babae marunong mag-ano. Yung ano, braid. Ano, braid. Diba? Yung mga kaklase ko, hindi mo na maintindihan yung buhok. Eh, no? Actually, totoo. Pag umaga, iba. Pag hapon, iba na naman. May time sila eh. No? Ma'am Honey, matanong ko lang po. No? Sweet ma'am pangalan ni Ma'am Honey. Ma'am Honey, yes. Ma'am Honey, ano yung pinaka memorable experience na naranasan mo nung nasa Zonta ka? Ay, nung nandito ka sa Zonta. Ayan. Siguro yung sa nakatulong ako sa isang babae na hindi ko kakilala, na sa Facebook ko lang nakita na in trouble siya, at nakita ko in action ang pwedeng gawin ng Zonta. Yun, maliit na bagay lang yun. Yeah. Pero tumatak, no? Oo, yes. Pero ito yung usually hindi naiintindihan ng ibang mga tao. Mm-mm. What fulfillment it brings us doing all these things voluntarily, di ba? Correct. So, yeah. In your case, what kind of fulfillment na nadadala nito sa inyo? Yung makatulong ka sa isang hindi mo kakilala? So, yeah. Well,
Maslow's hierarchy of needs. Wow, Maslow. First wow. level. Physiological needs. Yes. Tama ba? Yes. Yeah. Wow. May natutunan ako sa psychology. Basic, basic. 1 point. Ang ganda lang alam. Ayun, ano next? Ano sunod? Yung nagdadating kasi sa buhay ng tao, yung panahon na parang kumita ka na ng pera na lang ba? Mm-hmm. Ito na lang ba yun? Magpa-party-party na lang ba ako? Mm-hmm. Magka-club-club? Ito, Facebook-Facebook? Yun na lang ba yun? Mm-hmm. Siguro maganda yung you effect change yes, wherever you are. Yes. And I think the best way to start it is when you're still young, when you're still correct, in youth, yes. di ba? Well. So that you will know before you earn money, you know how to earn money and where how to use it. Totoo yan. Alam mo, ako... Ano ako, buhay na saksi ako sa kaya. Yes. Kasi diba ako, first were, of all, were, number yes. one, na-involve ako sa VOTI, nandun ako sa age na, wala na nag-usapan yung age, pero andun ako sa point ng buhay ko na nagtatrabaho na ako. Hmm. Kumbaga, tapos na yung ano, and tama yung sinabi mo na, maaga pa lang, habang bata ka, nandun na yung spirit mo of, oy, yes. wait lang, service. There's something I can do. Yes, na parang of service, volunteerism, diba? Hindi yung, nagtrabaho ka, tapos natrap ka na doon. Yes. Diba? Naalala ko tuloy yung sinabi ni Sir Choi. Sabi niya, the greatest tragedy in life is not death, but living in a life without a purpose. Yeah. And then, mga kabataan na ganyan, parang it's as early as possible, you need to know the other side of life. Yes. Yes. You need to know where you're going. Yes. And when you get there, you need to... May map, kasi ang hirap eh. In my case, bata pa lang. College pa lang ako. Mas bata pa ako sa yun. Hindi. Bata pa lang ako. I mean, I was involved with Habitat for Humanity. I was in college, in high school, mm-hmm. board of director for Habitat for Humanity in Cavite. And the point is, hindi ko alam kung bakit na-involve ako ng ganong kaaga. But the feeling, it's really fulfilling. Yeah. Di ba? Yeah. And I think that's very important for the youth mm-hmm. to know yes. and then to do something about that. Di ba, yes. ma'am? Yes, wow. We have to grow a society of teenagers. Can I say mm-hmm. teenagers? Na mag-embrace ng change. Yes. yes. And positive, will make positive social difference, di ba? Yes. And siguro hindi rin man masama kung, katulad ni Ala, di ba? It's never too late pa rin naman. Uh-huh. Para magbigay ng give service back. Sa society. Yes. Or not necessarily service, but to realize these things. Yes. In fact, one of our programs is we have, I was telling you about Alexa. She's one of my newest members. Mascom siya sa UP. Mm-hmm. So one of our programs next year is teaching responsibility in social media. Mm-hmm. Uy, maganda yan. Mga, kailangan yan. Yes. Totoo. Kasi hindi kung ano-ano na lang. Yes. Na, nakakaranas, diba? May harassment din po sa social media. And bullying. Ayan, diba yan? Bullying, diba? Yes. Bullying, diba? Naalala ko si Ama Liar. Oo. Diba? May nagbago na siya in fairness. Yes. Mabait na po siya ngayon. Nasa sobra victory po. Na siya. Yes. Wow. Pero siya yung unang nakaranas yes. ng bullying. Grabe, denigrate yung pagkatao niya. Kala mo, nagkamali. Siyempre, tao tayo. Yes. Ang tendency, nagagalit tayo. Di ba? Tapos, ginawa sa kanya, parang sama niya na, parang pumatay siya 1 million tao. Parang kamalas-malasan lang niya eh, nabuhay siya sa mundo kung saan merong parang megaphone on the internet, which yes. is social media, diba? Retweet ko pala, retweet. Uh-oh. Magbago rin kayo. Oo, diba? Ikaw mo, meron ka bang challenge? Sa ating mga kabataan yeah. ngayong umaga. Ang challenge ko sa kanila ay pwede ko bang i-mention ang Unique? Opo, yes. Sure. Unique is a book written by a very good friend of mine, Jason Logan Law. It talks about the 4 different personalities. Really? Ang importante kasi malaman natin kung sino tayo at kung saan, where our motivations come from. Yes. So we understand ourselves by understanding others. Yun. Yes. So yun. Yun ang gusto kong maipamahagi sa kanila. Oh, intindihin nyo ha. Ulitin mo. Sige, ulitin kaya mo yan. Yeah. We understand. Ma'am, ano po? Diba ganun sa classroom? Ganito na lang, ganito na lang. Merong Unique Conference 2015, March 31. Ayun naman pala. O mga kaibigan, sa pag-usapan namin ako, kailangan yung pumunta. Ha, dapat yung makita. Ha? On March 31, 2015, dapat pumunta kayo, ha? Conference, Unique Conference. Ayan. I promise you will never see yourself the same way again. Yun! May
Mr. Jason Law in the future. Pag malapit-lapit na yung ano yeah. conference. But mamimigay kami ng ticket sa mga estudyante. Ayun na! Please, ay Ma'am Honey, meron po kayong gustong batiin. Someone you malapit sa puso nyo or nakatabi nyo, ganun. Meron po ba kayong batiin? Yung aking ano, siguro ex-boyfriend ko. Ginagawa sa Sonta. Teka, nangingitim ako. Hindi ka pa Opo. Yun. At ang aking mga kasamahan sa Sonta, mga presidente, kumusta kayo lahat? Magandang umaga. Ayan. At syempre, binabati ka rin man pala ni Miss Mais Sandico. Si Miss Mais actually yung nagpakilala. Nakikinig daw siya. Hi, Miss Mais. Hi, Miss Mais. Ayun. Sana, miss you, ma'am. May kailangan. Napaka-cute and generous wow. with MCM events. Yes, yeah. ayan. Ay, naku, lagi na lang nakikita ko nung sweet-sweet ni... I want to know yung mga kasama ni Ma'am Mais, si Ma'am Honey, ang sweet-sweet, di ba? Eh, ganun talaga. Nakakalit. Balang araw, hayaan mo, ikaw din, balang araw. Oh, tayo, SMP tayo lahat! Simpleng mamamayang Pilipino. No. Ayan. Akala ko, hugot ka na naman eh. Ah, diba? Nakakalit. Thank you, Ma'am Honey, sa inyong pagbibigay ng oras yes, sa amin. Salamat. Before siguro umalis, hingin natin siya ng simple message para sa lahat ng kababaihan at kabataan na nakikinig sa atin ngayon. Yes. Okay. Unang-una, basahin niyo po ang aking mga sinusulat sa aking mga sa blog, www.honeyonthemoney.com. Ang masasabi ko sa youth ay, life is too short. So, make a difference. Wow. So, yun, you have control over your reactions but not other people's reactions. Wow. Make a difference. Alam mo yung make a difference na yan, ang laki ng papel sa buhay ko. Oh, and make a difference now, not tomorrow. Yes. Ha? Yes. Exactly. Kasi alam mo, nung ka-high school ako, I made a speech. Yung speech ko nung graduation, yes. It's wow. about making a difference. Mm-hmm. Tapos nung college ako, nag-apply ako for Ayala Young Leaders at yan yung sinulat ko din. Yes. Not knowing na yun rin pala yung thrust nung Ayala Young Leaders Congress. Galing. So, anyway, and then pagdating ko din, nag-vote din ako, it's about making a difference. Yes. I just realized all the connection after. Yes. Diba? Sabi nga, no man can... Yes. Kailangan na translation. Nalas ka bigla. No one can bring a good man down. Yon. Speaking of good man, binabati natin na napaka-handsome. Uy, na-miss natin to. Yes, napaka-adorable, napaka-generous, at napaka-macho, napaka-talented. Nasaan pa naman yung Pogi? Oh, Pogi! Ayan, ang ating ang poging-poging station manager yan. Dito, si Sir Jun. Hi, Sir Jun! Kapugian. Punasan mo ng panyo. Baka ikaw mapunas. May mga makakasama naman tayo. Eh, total, this is their time to shine. Yeah! Bigyan natin sila ng ano. Nasaan ba yung ano natin? Spotlight. Ito ang dami natin spotlight. Flashlight lang yun. Flashlight. No? Makakasama natin. No? Mamaya natin sila papangalanan. Gusto ko sila yung magpangalan. No? Sige. Once again, mga kaibigan, oras po natin, 46 minutes after 11 o 46 na minuto makalipas ang alas 11 Philippine Standard Time. Hatid sa inyo ng Youth Power Radio dito sa DZME 1530. Para po makipagtawanan, kwentuhan, chismisan, halakhakan at kung ano pang han, ay please text us at 0998-975-1368. Uulitin ko mga katinig, it's 0998-975-1368. Of course, we have our landline, 861-6947. And watch us live via live streaming at www.radiouno.com.ph. At mga kaibigan, 12 days before Christmas! Ang tanong! Nabilhan mo na ba yung mga inaanak mo? Ha? Huwag ka magtago, Ninong at Ninang! Hello correct. Po! Binabati namin lahat ng mga tao na mamaya ay may Christmas party, kagabi ay galing sa Christmas party, at bukas ay pupunta ng Christmas party. At sa Monday, pumasok na kayo. Hi there.
na-invento ko lang. Ay, naka sa aming pagbabalik mga kaibigan, dito lang kayo sa Youth Power Radio, 10:30 hanggang alas 12. Thank you. Minahal ni lolo't ni lola, nanay at tatay. 80 taon ang nagbibigay ligaya sa mga Pilipino. And for the new generation, introducing the Mini Sweepstakes Game. Ang 5 piso mo, may chance ang manalo ng 80,000 pesos sa monthly Mini Sweepstakes draws ng PCSO. Dito sa Mini Sweepstakes Game, 5 piso mo, may panalo. Tickets are now available at the PCSO main office, all PCSO branches, sweepstakes agents, and selected Lotto outlets nationwide. Be one of the millionaires this Christmas in Casino Filipino's Bingo Shower of Millions. With 13 million pesos in total cash prizes, hosted by Bingo Master John Cuenco. Buy your tickets now. Playtime is on December 7, 2 p.m. at host venue Casino Filipino Tagaytay and simultaneously at participating Casino Filipino branches, satellites, and off-site venues. For details, visit www.casinofilipino.ph. Call 526-0337, local 2402-2404. Or check out Casino Filipino on Twitter and Facebook. Voice of the Youth Network. Informing. Inspiring. Involving and empowering the Filipino youth worldwide. Hello! Ay, nako! Sama na, tutulog pa dyan! Hoy, gising na kayo! Gumising na po kayo, may mga tulog kaibigan. Pa rin? Ano ba yan? Ang may karapatan lang matulog ngayon ay yung natulog ng alas 4 ng umaga. Yan. Hindi rin eh. Saka, alam nyo mga kaibigan, ha? Diba? Ano? Huwag na kayong tamad. Galit na galit ka naman. Gumising kayo. Halika dito, Charlene. Halika dito. Hindi pwedeng kailangan mo magsalita. Magiging broadcaster ka. Correct. Ayan, may mga kasama tayo ngayong mga kabataan. Pero bago ang lahat, gusto ko batiin si Sir Choi. So, Pochona Adrian Gonzalez, ang Voice Master of the Philippines. Patrick Gabriel Gonzalez, the youngest broadcaster in the Philippines. And of course, Creative Voices, Voice of the Youth Network. And belated happy birthday ninyo! Ay, talagang nakiki-greetings ka sa mga pamilya. Hindi ko natikman yung isgapeti. Isgapeti. Wala na, ubos na yun. Favorite niya yun eh. Anyways. At announcement mga kaibigan, pagbibigayan benefit of Typhoon Ruby victims December 21, 6 p.m. Arium Hotel Pasay. Tickets are 300 pesos para po makatulong tayo sa lahat, no? And of course, Night of Music, Dances, Games, and Snacks. Presented by UNESCO, Young Professionals Club, Asian Network of Youth Volunteers or ANMV Philippines, PNU UNESCO Club, EPP Network, Graduate Auxiliary, and Helen. For contacts, please contact Helen Vallejos at 0916-797-4299. Ulitin ko mga kaibigan, it's mukha kong hold up. Okay lang yan. 0916-797-4299 or Ruby Concepcion 0935-174-7032. Meron din tayong isang special na tao na gusto nating batiin. Ito isa napaka... mabuting kaibigan to ni Sir Pocholo actually at nakasama namin siya kagabi. Ang chairman ng Yes Pinoy Foundation. Sir Choi! Ano? Nakakatampo. Ikaw, ewan ko sa'yo. Anyway, ang chairman ng Yes Pinoy Foundation at isa sa mga commissioner ng National Youth Commission na si Mr. Ding-Dong Dantes. Nakasama natin siya kagabi. And of course, malapit na siya mag-guest. Yes. Oo, ayan. Pero ngayon medyo busy-busyhan siya sa maraming bagay. December. Balitaan niyo agad ako, hindi ako absent. Hindi ako oo naman. Yes, oo. Alam niya yon actually. And of course, sana makachamba, no? Kasama niya rin ang napakagandang soon to be Mrs. Dantes. Yes. Ay, binabati rin natin nga pala si... Anyway, Mon Abrea. Ayan, hi Sir Mon. Nakasama po namin siya, nag-host po kami. Kasama namin si Mr. and Mrs. Santa, Marian Rivera and Ding Dong Dan. Hi Kuya Mon. Kuya Mon is my friend. Wow. Ayan. From medyo, EYLC din. Aminin ko na medyo dapat kapiling natin siya ngayon pero meron siyang ano... engagement. Hi, Sir Moni. Pero alam ko, magiging mabait yan. Oo naman. Hindi, tsaka makakasama pa rin naman natin yes, talaga siya. Eto na nga,
Ano ang oras po natin? 8 minutes before 12, mga kaibigan. Alain mo yan. Kanina nag-uusap-usap lang tayo. Oo nga, about Vowsy. Pero ngayon kasama natin iba't-ibang sangkatauhan. Iba't-ibang sangkatauhan. Akala ko may dating game. Searchy number one. Si Andrew ipaparaffle ko. Searchy number one. What is your ideal ano date? Mga ganyan. Dapat pala naka-blindfold sila. Tapos nag-modulate ako ng boses. Hello? Kung hindi, si dapat ikaw ang nakatalikod, di ba? Dapat ganun kung, yan. Kung si Andrew, papayag kayo? Nakatalikod, tapos... Searchy number one, why? Di ba? Nakatalikod, tapos sabi, humarap ka na. Sabi, humarap. Harap! Hindi, nakatalikod pa rin. Anyway, mukhang likod. Ayan. Ayan, kamustahin natin. Pakilala kayo dali na marinig ng sambayan ng Pilipino ang inyong kabusasan. Ayan, pakilala ka ikaw, Jay, dali. Hello po, I'm Jen Villanovas from University of Caloocan City. Taking Bachelor of Arts in English major. Yun! And of course, ito, alam mo, natatawa ako kanina. Sabi ko, you're working with BPO. Sabi niya, I'm working with BP. Toot! Kasi, baka ko kanya siya. Anyway. Ibang-ibang letter pala. Oo, ibang letter. Hi! Your name is? Hi, my name is JV. Good morning po sa lahat. Wow, wala ka mag-gusto matiin ngayon? Wala, kasi SMP din ako. Oh! Ay, di ba tiin mo nalang yung parents mo? Naawa. Oo. SMP ka, samahan ng malalamig ang... Paa. Bakit madaling lamigin ng paa? Samahan ng malamig ang ano pa yung mga letter P. Ang palad. Di ba ang paa at ang palad madaling lamigin, lalo na pagka December. Ano talaga? And of course, kasama natin, ito napaka-flowery, napaka-floral na kanyang suot. Hi. Nakabati na ako kanina, pero bubati ulit ako. Sige, bati ka dali. My name is Shirlene Timacosa from PUP, taking Bachelor of Broadcasting Communication. Ayun ayan. Bachelor in Artes. Diba, ganun ano? Yun. AB, Bachelor in Artes yun. Yeah. From the Spanish. Spanish? Paano kaya pag si ano? Alam mo, Katarina. From anyway. Spanish. Ay, ito si JV muna. Unahin natin siya. How are you? Dahil ikaw ay galing si sa VoiceWorks. Correct. Isa siyang graduate. Kaka-graduate lang nila ng Sabado from VoiceWorks. So, consider as voice artist na siya. Oo naman. Ay, bago ang lahat, I would like to greet the director of Hero TV from ABS-CBN, Director Danny Mandia. Hello. Sir Danny. He called me last night. Uy! And, oh my gosh. It's a good news for me. Anyway. So, isa ka ng voice artist. Hindi pwedeng hindi mo gagawin. On-air, sample. Anong sample? Ayaw. Boses. Huwag muna. Naka-pressure ka. Dali, sample. Maliit lang. Dali. Boses bata. Ganun. Wala, ayaw. Kaibigan, nahihiya po siya. May talent fee na ako kasi. Ayun, para! Yan na ako. Ada, nahiya tayo. Nahiya naman ako sa pagiging volunteer. Joke lang. Ayan. So, ano mga tinuro sa'yo doon, JV? Ano, pinaka-naalala ko siguro, ang pinaka-importante is yung alagaan yung boses for everyone. Voice so, I think na pag-usapan nyo rin yung parang magbigay ng ano, no, parang seminars or trainings regarding that. Kasi for me, parang sobrang importante, especially sa mga tao na katulad na, nyo, broadcaster, ganyan. And katulad namin na we're in sales, so ganyan. Tama. So, parang importance of taking care of your voice. Tama. And kung paano gawin. Parang voice care. Correct. Dahil dyan, ipopromo. Salamat sa pag-ano, makakasegue ako, no? I-like yung po ang Facebook page namin, facebook.com/voicecarephilippines. Sa lahat po ng mga tao na ang kapuhunan nila sa kanilang kabuhayan ay boses. Tuturuan namin kayo kung paano nyo alaga. Alam mo, ang dami. Feeling ko talaga nag-PhD ako sa lahat ng mga natututunan ko sa pag-alaga ng boses. At very important to, ha? Kasi di ba lahat ng tao gusto, no? Parang, and mali pala. Kasi yung pagiging, let's say, voice artist or pagiging broadcaster or host, yung mga kung, yun yung mga silang, career path na gusto, parang ano yun eh, it's out of wanting. Yes. Pero pagdating mo na doon, kailangan mo na, alam mo yung necessity mo na kung matutunan ko paano alagaan ng parang bosses. Tayo lang din. And of course, si Jian, ito, pakilala yan, dali. Hello po sa lahat. Ayan, pakilala ulit. Ano ginagawa mo sa buhay-buhay? Wala lang po, nag-OJT and... Saan ka nag-OJT? Sa Creative Voices from Mr. Cholo Gonzalez. Napaka-cute. And of course, yung babatiin ko na siya doon, oh, si Jane. Jane, di ba? Tama yes, ba? Yes po, si Jane. Hi sa'yo, Jane. Ayan. Anyari. Oh, hi siya. And of course, eto, halika dito. Dali, salita ka, dali. Bate. Ano ba? Ang hali na. Good afternoon. Ayun, anong pangalan? Ano pangalan mo?
Jason called me, ano na lang, Jess na lang. Jess! Ayan. Salamat sa, ano, pagpunta sa napaka-wholesome. Napaka-wholesome naman talaga. Napaka-malupit. Malupit. Napakaganda na station. Aba, ito, oh, mga kaibigan, hindi niya pumatulak ang pinto. Nangihina po siya. Ayan po, mga kaibigan. May pumatulak. Pus, ate, pus! Anyway, mga kaibigan, ang bilis ng oras. Oo nga, ano parang ba yan? Dalawang minuto na lang bago mag-tune. No? Meron ka bang gustong batiin na ngayong umaga, Jayan? Ikaw muna, sige. Binabati ko po yung Aristocrats family, yung mga classmate ko po. Oo nga, Aristocrats. Restaurant. Grupo po yun ng ano, mga classmates ko. Ayun naman pala. Sa AB English 4A po ng University of Caloocan City and sa family ko rin po. Hello po. And of course, ito, sana makasama natin siya palagi. Sana hindi naman siya busy palagi. Eh, kasi working siya eh. Pero sana may time siya sa atin, no? Kasi dito niya naman, dito, parang ganito rin ako nag-start. Pa-hi-hi, hello lang dati. Pero look at me now. What? Well. Pangit pa din. Look at me now. Ayoko nga. Kasi hindi yung song, may song yun eh. Look at me now. Look at me now. I'm getting paper. Ano yun? Kanta yun. Ano? Rap yun eh. Anyway. Hello, si JV. Yan. Sana makasama ka namin na palagi. Oo nga. Hot Helan. Hello sa'yo. Helan. Kung nasaan ka man. Kung nasaan ka man, dyan ka lang. Huwag ka na sumunod. Pauwi na kami. Sumatiin ngayon na JV. Binabati ko na lang yung mga batchmates ko. Ay! Batchmates? Anong batch? Sa VoiceWorks 13. Hello! Sa school. Ay, sa school, wag natin pag-usapan kasi malalaman yung age ko kung sinabi dahil yung batch si Ada. Thank you, ah. Sama na ako sa nakakahiyaya. Ako pa rin yung pinaka nakakahiya. Yun yung point doon eh. Anyway, alam nyo, ito pa yung kaibigan lang, no? Hindi masama maging makapal ang mukha, pero make sure, gamitin nyo po sa tamang paraan at para makatulong ng iba. Tama! Yan. O, bati lang ako, no? Sige. Nanalo sa Awit Award yung mga kaibigan ko pala. O, sige, dali. O, tatanggalin ko yung bed para sa'yo. O. Yan. Coro Ilustrado, Best Performance by a New Group Recording Artist. 27th Awit Awards. Wow! Yeah. Congratulations! San ginanap? Basta na, siyempre sa Aliw Theater yata. Aliw yata. Pero congratulations mga kaibigan! Yay! Oras po natin, 12 o'clock noon. Impeto! Ay nako, tutok lang kayo sa nag-iisang show ng bayan. Please, tune in at www.radiouno.com.ph. Please like our Facebook fan page, www.facebook.com/youthpowerradio. And of course, we have our Weebly, www.youthpowerradio.weebly.com. Yes. And of course, we have our Twitter at Youth Power Radio. Makipag-text sa lakhakan, kwentuhan, chismisan at kung ano pang hand sa 0998-975-1368 or tumawag sa landline at 861-6947 at syempre tuloy-tuloy pa rin ang live streaming at www.radiouno.com.ph. This has been your DJ, ang pinaka-cute and adorable na DJ sa ilalim ng lupa, DJ Andrew, at your service. Kasama niya ang nag-iisang ate ng Voice of the Youth Network at ang ate ng lahat ng kabataan. Ako po si Ate Ada. Kasama rin ang teacher mula sa Voice of the Youth Network. Ako po si Sir R.S. Susunod mga kaibigan, Showbiz Sabado. Bye-bye! Voice of the Youth Network. Informing. Inspiring. Involving and empowering the Filipino youth worldwide. Komprehensibong kabuuan ng mga kaganapan, balita at isyu sa mundo ng showbiz. Mga kontrobersiyang di palalagpasin. Mga intrigang di sukat ang lalim ating alamin. Showbiz Sabado. Tuwing Sabado, alas 12 ng tanghali hanggang alauna ng hapon. Dito pa rin sa himpilang kakapi ng masa ang bagong DZME 1530. Ang Radyo Uno. Showbiz Sabado.
God's Spirit, like water, finds its way into every corner of creation. This is the inspiration of the link of faith and God's awesome power. So we live in fullness as long as we have faith in Him. Walk in faith. One inspirational talk, conversation with people who have maintained their strength that they endure the trials of imperfection. Walk in faith. Into the light, we saw the wisdom of His words, and through our faith, we hear the whispers of His love. Walk in faith.